maganda rito, meron siyang 9 microwave grill power level. Hello there mga ka-best finds! Sa isang namang best find sharing, ang meron tayo ngayon sa video na to. I-share ko naman sa inyo yung review nitong Sharp Microwave Oven with Grill. Sa pag-uusapan natin, hindi lang yung mga plus points niya, kundi ituturo ko rin sa inyo kung paano ba ginagamit yung grill function. At syempre, i-share ko rin sa inyo kung paano ba natin matitake care yung mga microwave oven natin kay may grill or wala para ma-prolong natin yung life nila. By the way, sa mga hindi pa pala nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to like the videos and hit the subscribe button and notification bell para every time na meron tayong best finds products and services, ay updated kayo. Nung masira yung aming microwave oven, which we used for mga 6 years na, we decided to purchase another one. Tapos sabi ko, why don't we try yung nauso ngayon na with grill? And let's see kung worth it nga ba yung pera para bilhin to. So we purchased this one. This is Sharp Microwave Oven with Grill. I bought this official store ng Sharp for only 3,744 pesos, which includes also free delivery na. So this unit has 20 liters capacity. Tapos kung makikita nyo, very stylish yung kanyang design. So black and chrome, tapos top door handle siya. Ganyan yung kanyang loob. Ito yung kasamang grill rack. Ayan. Diyan natin pinapatong yung ating mga ginigrill. Ito, although metal siya, yung kind of metal niya is special na pwede sa microwave oven. So other than this one, hindi ka na pwedeng gumamit ng ibang metal sa loob ng microwave. Yan, ito safe siya for use inside the microwave. Tapos ito naman yung ating turntable. Yan yung umiikot pag may iniinit ka, pag may niluluto ka sa loob ng microwave. Ito glass to at alam nyo ba na madali itong mabasag kasi normally, pag inaangat yung dish na iniinit, kasama itong naaangat. Kaya kadalasan talaga, yun ang nagiging source kung bakit siya nababasag. Sa taas naman, yan yung tinatawag na grill heating element. So, ito yung umiinit pag tayo nag-grill. Ito dapat i-make sure natin na wala siyang oil. Lagi siyang nalilinisan, free from grease siya para maiwasan yung ignition. Tapos, ayan, sa gilid naman niya, ayan, nakikita niyo yan, yung parang rectangular na flat. Ang tawag naman yan, waveguide cover. So, ito rin mahalaga na lagi siyang malinis. Free from grease siya lagi. So, sa paglilinis ng ating microwave, kailangan lang ang ginagamit natin ay soft cloth. So, walang anything na parang mga abrasives para hindi siya magagalo. Especially itong ating waveguide cover. Kung dun sa kanyang knob na 35 minutes, meron siyang two-way defrost. So, pwede siyang by timer, ilang minutes. At pwede rin siyang per kilograms. Kunyari, ang i-defrost nyo 0.2 kilograms or 400 grams. Ayan, isiset nyo lang yung knob doon. And make sure pag nagde-defrost kayo, yung knob sa itaas, sa temperature, nandito siya. Ayan, sa 260 watts, ayan yung defrost sign. So, yung isang knob niya naman, ang maganda rito, meron siyang 9 microwave grill power level. Ayan, makikita niyo merong grill, combi 3, combi 2, etc. etc. Okay, ito yung mga functions niya. Meron siyang grill alone. Ayan. Yung combi 3, ibig sabihin 60% grill, tapos 40% microwave siya. So, ginagamit siya sa mga whole chicken. Itong combi 2 naman niya, 70% yung grilling niya, tapos 30% yung microwave. So, yan, ginagamit mo naman pag mga chicken pieces, yung mga chicken legs lang na iihaw, saka mga chicken breast or pork chops. Yung combi 1, 80% grill na siya, tapos 20% microwave. Ayan, ito yung ginagamit pag seafood, steak, mga lamb, o kaya mga sausages. Tapos yung 620 watts naman, yan naman yung ginagamit sa mga longer cooking. Sa mga meatloaf, sa mga sponge cakes, yan, pwede nyong gamitin yan. Yung 440 watts, ito, pwede nyong gamitin sa pagluluto ng mga bulalo, yung mga karne, dyan. Ilalagay nyo lang yung setting sa 440 watts. And as I've told you earlier, itong 260 watts pag magde-defrost kayo. Tapos yung 130 naman, itong pinakamababa, pinagamit yan sa pagde-defrost ng mga ice cream, ganyan, or mga frozen pastries, yan, pwede nyong gamitin yung 130 watts.
To take care of your microwave oven, dapat separate yung circuit niya. Dapat meron kayong separate na saksakan na siya lang talaga yung gumagamit. Just like refrigerators or mga air conditioning units. Tapos, use only microwave-safe containers. Common knowledge na naman na hindi tayo dapat gumagamit ng metal sa loob ng microwave kasi meron siyang tendency to explode. So, any metallic items, even yung mga wire twist na pinansasara sa cover ng mga bread, for example, baka magkamali yung mga anak nyo, bawal siya sa loob ng microwave oven. And also, never ever heat oil sa loob ng microwave. And pag nag-heat din kayo ng water or coffee, make sure na i-stir nyo muna sila bago nyo siya ilagay sa microwave. So, yung unang ipapakita ko sa inyo na gini-grill talaga namin lagi, almost every day dito sa microwave na to, ay yung toasted bread. And favorite namin gumawa ng sandwich, minsan papalaman na namin ng cheese, minsan naman tuna. So, pakita ko sa inyo kung paano siya ginagawa. So, ito very simple recipe lang for tuna sandwich. So, yan, paghahaluin nyo lang yung tuna, mayonnaise, salt and pepper, tapos minced onion. Yun na yung papalaman nyo sa masarap yung tuna sandwich. Yan, tapos ilalagay ko yung ating Sharp Microwave with Grill sa grill function only. Yan, and then ang ginagawa namin is 2 minutes per side. So, hayaan nyo lang siya ng 2 minutes, tapos ibaliktad nyo siya, then another 2 minutes. So, ayan, masisilip nyo rin sa loob na to-toast na yung ating bread. Nag-grill naman kayo, you can open the door anytime, tapos mag-i-stop yung grilling para ma-check nyo yung gini-grill nyo kung okay ba siya or you need more time. So, ayan na yung itsura ng ating grilled tuna sandwich. So, depende sa inyo kung gusto nyo mas toasted o less toasted. I-check nyo na lang habang kinigrill. So, pwede kayo mag-increase ng minutes o kaya pwede mas mabilis. Ayan. Kinot nyo siya. Very crunchy yung ating sandwich. Mainit. Napakasarap nito for breakfast or merienda. Tapos, using the setting naman na pinag-usapan natin kanina regarding combi grill, mga grill alone, ang lagi naman namin ginagawa, mag-grill dito ng liempo o kaya seafoods. So, ganito lang yung pag-grill ng liempo. Hello po mga ka-best finds. Ito mga ka-best finds yung ating madalas nating win dito sa ating Shark Microwave Oven with Grill. Itong ating pork chop. Actually, namarinate na natin siya. So, ngayon, start natin siyang i-grill. So, ilalagay natin siya sa grill niya. Yan, tapos pag naiayos niya na, pwede niya siya ilagay sa loob. So, dahil pork yung ating i-grill, lalagyan natin siya sa combi 2. Then, iseset natin yung ating knob sa 35 minutes. Ayan. Ayan, tapos yan, pwede nyo naman siya i-check every now and then para makita nyo kung pwede nyo siya i-turn o hindi pa. Ito na po yung ating finished product, yung ating grill na pork chop. Ito po, tingnan natin sa loob kung maganda yung kanyang pagkakaluto. Ang kanyang texture ay malambot at ayan po. Ganda naman po yung pagkakaluto ng ating grilled pork chop using our Sharp Microwave with Grilled Oven. Sobrang dali lang na gamitin yung grill function itong microwave oven ni Sharp. Saka sobrang convenient din for us kasi hindi mo na kailangan magpabaga ng uling. So masarap din dito mag-grill ng fish, especially salmon o kaya ng grilled shrimp. So para sa akin, yung binayad ko na less than 4,000 sa pagbili nitong Sharp Microwave Oven with Grill ay sulit na sulit. At sa mga ka-best finds, always be reminded lang ng ating mga safety tips para tumagal sa inyo yung inyong mga microwave. Tapos always make sure na nalilinis nyo siya properly. Mga ka-best finds, once again, kung meron kang natutunan sa ating product review ngayon, huwag kalimutang i-like ang video na to. Pindutin mo na rin ang subscribe button at notification bell para next time na mag-upload ako ng bagong video ay ma-update ka. And I'll see you again next week, ka best finds. God bless.